message, mensahe ko last week, at ang title ng mensahe ko last week ay tinatawag na Godly Encounters. Yeah. Ang istorya, bakit nabuo itong message nito, ay... Actually, kanina madaling araw lang siya nabuo. At kailangan i-sacrificio ang 2 oras sa tulog. Ano na? Exodus chapter 33. Pakisabing amen ko nandun na. Amen! Okay. Bago ko mag-start dito, may kwento lang muna ako. Okay? Okay lang tayo muna mag-mic na lang. Ako lang ulit. Okay. Bale, noong, kailan ba to? Year 2005, I came to know the Lord, 2005. Then, doon sa year na yun, ang church namin nasa Masagana Mall pa. Yan, si Kuya Chris yung ka-church ko before. Sa, pero di pa kami magkakilala na, tama ba? Good. Sa Masagana Mall, sa may Luneta. Yan, malapit sa Luneta. So, I came to know the Lord 2004. 2005, there's this big conference, big crusade, pag sabi crusade, may tao din nasalita sa harap, as marami siya pag-pray, marami siya pag-pray over. So, etong tao na to, may yung speaker nila, kilala siya sa buong mundo. And I'm really interested, sabi ko, sige, baka mukhang maganda yan, mukhang masaya yan, sige, sama ako, punta ako. Pumunta ako, kasama ko yung, iba-iba kasama ko, three days crusade, healing crusade, tapos ang kanyang mga pakikita po doon ng iba-iba. Iba't-iba churches, iba't-iba tao, pero maraming may sakit. Maraming iba-iba. Maraming iba na sa wheelchair, yung iba na sa stretcher. Kasi yung sobrang dami. Ngayon, nung unang araw ko doon, etong taong ito, hindi ko siya kilala. Okay, nung time na yun, hindi ko pa siya kilala. That's the first time na nakita ko siya. That's the first time na narinig ko siya. That's the first time na malalaman ko, sino ba to sa kaharian ng God? Okay, then nagsalita siya. Nag-start yung night, he started to speak something about power ng God, power ng Holy Spirit, so on and so forth. After ng time na yun, kuya, ilan ba yung taong pumunta doon sa first night? Alam ko doon sa first night, merong 2 million. The second night, 2 million. The third night, 3 million or 4 millions. Million ang pinag-usapan dito, hindi 100,000. Kaya yung Pinino Grandstand, yan, punong-puno yan. So, ang tao ito, ang pangalan niya ay Benny Hinn. Okay. Si Benny Hinn, boy pa siya hanggang ngayon. Benny Hinn, ang power niya, ang anointing niya o papangyarihan ng Diyos para rin pamanin ko sa buhay niya, mass healing. Ano yung mass healing? Yung tipong, ayun nga, million. Once he prayed, there will be people who will go up on stage who will testify. Pagaling sila. Kuya Mike, may brakao bang nagpe-pray over sa kanila? Yun ang amazing, wala. Diba? Yun nagpe-pray lang, nandun sa stage. As once na pinag-pray, kanyara, ikaw, naka-wheelchair, tumayo ka, yan, tatayo. So, iba-iba. Pero lahat pag gumalik, hindi, meron din ako nakita doon na natapos yung crusade. Nandun pa rin ko ano yung foundation niya. Okay. So, hindi ko alam. Meron reason si Lord. Pero may mga gumaling. Marami. Sobrang dami. Mas marami pang gumaling sa hindi gumaling. Okay. Ba't ko in-open to doon? So, I'm interested nung first night. As, nung matatapos na yung program, matatapos na yung crusade, biglang nag-start mag-worship yung choir, isang 1,000 yung choir niya. Nag-uulipigo. O, doon sa stage sa Luneta, yung sa Pinino Grandstand stage, siya puno yun. Tapos, 1,000 ba? O basta 100 sa 100 per tower. Basta hindi lalabas ng 1,000, mga ganun. Ngayon, after nun, nag-start silang mag-worship, nag-start silang mag-kumanta ng Glory to the Lamb na tinatawag. Then, here comes Benny Hinn. Tumalikod sa, ito yung congregate, ito yung crowd, ito yung mga tao, tumalikod siya, hinarap na yung choir. At isa lang, simple lang tanong niya. Do you want to receive the power of God? Or do you want to receive the Holy Spirit? Siyempre, why? Gusto nila. Then, he simply said yung salita ng touch. O sa Tagalog, Hawak. O if, aplos. Touch. Ganun siya. Hindi niya inawakan yung choir. Touch. Boom! Nakita mo yung choir. Nakikita mo eh. Kasi nasa taas na stage eh. Makikita mo sila. Nagtutumbahan sila.
Ah, sige, alam mo yung nakatayo ka, tapos biglang tutumba ka na gano'n? Ayun, sige, nagtutumbahan sila. Tawag natin doon, ang spiritual term, ang spiritual terminology natin doon, slaying the spirit. Ano yun? Yung power ni God, hindi mo makaya ng physical na katawa mo, pabagsaka. Kuya Mike, totoo ba yun? Ako mismo mag-testify sa inyo, totoo yun. Hindi siya peke-peke. Okay, so nagbagsakan sila. Kasi nagbagsakan sila, sabi ko, wow, ano to? Okay, nung first night, si Benny, medyo malapit ako sa stage. Kasi ano yan eh? Sa Kirino Grandstand kasi, pag nandun ka, ito yung stage, tapos ito, kalsada. Hindi ka pwede na lumabas na sa kalsada. May barricade na. Doon pala sa loob ng damuhan. Okay. So Benny, nakikita ko pa sa stage, ganyan pala kalaki. As in tao, hindi video. Hindi... Pag kanyari, nandun ako sa dulo, ano na yun, mga monitor na, mga video monitor na. Nakikita ko siya, nandun siya, ganyan siya kalaki. So ibig sabihin, medyo malapit ako sa stage. Okay. Then nag-start ng ano, marap siya sa church, sa crowd, sa mass. At sabi niya, gusto, you want to receive, nagtagalog si Benny bigla. Okay, you want to receive the power of God. Ayan. Siyempre yung crowd, yung mga tao, yes, you want to receive it. Diba? Kung kayo tatanungin, do you want to receive it? Yes! Kasi nakita mo sa harap eh, nakita mo ano nangyari, parang may bumato na hindi mo maintindihan. Noong time na yun, hindi ko alam kung ano yun. Ang lakas ng kapag ng dibdib ko, as in, kulang na lang, lalabas yung puso ko eh, sa dibdib ko, ganun. As in, feeling ko na-exercise ako, pero hindi ako nag-exercise eh. Then, eventually, he started to say yung word na touch, dun sa crowd. Unti-unti, nakita ako sa harap ko, mula dun sa pinakaharap, kasi ba, ano eh, unti-unti nagtutumbahan, domino effect, pag, gumagano. So imagine nyo, nakatayo kayo dito, biglang nagtutumbahan, mula harap, patalikod. Kuya Mike, baka nagbabanggaan lang. Nabangga. Hindi eh. Diba? Nabanggaan lang. Saan ko alam mo yung domino effect? Hindi eh. Kasi, ang lalawak ng space eh. Kung ito ako, ito yung space sa siya. Pag natumba siya, hindi ako mababangga. Yun nga, wala sasalo sa kanya. Yun, nakikita mo sa harap mo, nagbabanggaan. Hindi pumikit na ako. Ito na, ito na, Lord. Ito na. Anong nangyari? Lumagpas sa akin. Diba? Ano mo ka? Okay, nagkatumukas ka na yan. Nakita ko nila yung sa likod ko, tumba na sila. Yung sa gilid ko, tumba na. Ano mo? Ako na lang nakatay sa... Anong nangyari? Marami, lahat ko kayo may natumba. Hindi, marami din hindi. Pero alam mo yung... di ba na lumagpas sa'yo na halos lahat ng tao nakapaligid sa'yo, tumumba, ikaw hindi. Ano problema, Lord? Parang ganun. But that night, doon ako naging fascinated sa salitang encounter. Doon ako nagkaroon ng desire na, Lord, I want an encounter. Bakit? Ano ba encounter sa Tagalog? Encuentro. At tulad na sinabi ko na dati, kung wala kang encuentro, wala kang kwento. Diba? Kung wala kang kwento, wala kang kwenta. Wala kang kwento yun. Okay. Yun lang yun. Okay? Kung wala kang encuentro kay Lord, wala kang kwento. Concerning kay God. Alam niyo bakit diba si Bernadette? Kasi sa katutak yung ikwento niya kay Lord. Diba? So that night, 2005, doon ako naging fascinated na, wow, meron palang ganito. Then the Lord corrected my heart kung bakit ako, natawag dito, hindi natumba. Kasi prior to that, nung nakita ko na yung choir, diba rin tumbahan, Chinek ko paano ako matutumbahan ko ba? Baka mamaya may ano, may ano. Chinek ko, siguro, naka-apekto yung doubt, di ba? Parang, ba't ko masyado iniisip kung ano mangyayari sa'yo? Then, second night, lumayo ako ng konti, hindi ko na siya makita, i-screen na lang. Then, until the third night, yung pangatlong gabi, last night, sobrang layo na. As in, wala na, as in ano na, i-screen na lang siya. As in, sabi ko, Lord, paano naman kita may encounter? Ang layo mo na doon sa taong nagpupas ng encounter sa'yo. Okay? So, that will be, doon iikot yung topic natin. Okay? So, pakibuksan yung Bible sa Exodus. Chapter 33. Verse 18. Verse 18. Chapter 33, verse 18. This is Moses. Sige, simulan natin from verse 17. So the Lord said to Moses, I will also do this thing that you have spoken, for you have found grace in my sight, and I know you by name. And he said, Moses, please show me your glory. Verse 19. Then he said,
I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. But he said, you cannot see my face, for no one shall see me and live. And the Lord said, Here is a place by me, and you shall stand on a rock, so it shall be while my glory passes by, that I will put you on the cleft of the rock, and I will cover you with my hand while I pass by. Then I will take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen. Thank you, God. Thank you, Lord. I pray, Father, for your revelation today. Kung ano man gusto mong ituro sa amin sa hapon na to. Thank you, Jesus. Amen. Si Moses at si God ay merong special relationship. This afternoon, I will not teach. This afternoon, I will preach. Okay na ba yan? Kuya Mike, may pinag-iba ba yung teaching sa preaching? Malaki. At ang pinakita sa akin ng Lord, nagtuturo, since na nagsimula yung bago, never pa ako nag-preach. Lahat, nagtuturo lang. So, you will see ano pinag-iba na. Si Moses at si God, may special relationship. Ang special relationship nila, maniwala kayo sa hindi, pag best friend sila. Si God saka si Moses. Ikaw ba, nakakita ka na ng tao na inasan niya si Lord, na sabi, Lord, show me your face. Tapos sabi ni Lord sa kanya, I will show you my face, pero hindi mo pwede kasi mamamatay ka, di ba? Parang isang bagay na sacred and holy ka Lord, willing siyang ipakita kahit glimpse kay Moses. Ano sila eh? He's a friend of God. Ang consider sa kanya, he's a friend of God. Sa Bible yun. Moses is considered as a friend of God. So, kaya nga he can talk to God eh. Face to face. Ikaw, gusto mong ipag-usap kay Lord face to face? Sure. Okay, game, game. Sino dito gusto magkaroon ng encounter with God? Tulad kanina. Okay. Gusto mo? Ngayon, ang question, kung gusto magkaroon ng encounter with the Lord, gaano makahungry? Yung tipong gigil kayo, gusto mo to, hindi ako pipigil, ganyan. May ganun ba? Halimbawa, kanina, di ba, nag-pray tayo, mayroong sa worship at sabi, the angels is here. Sino doon sa heart mo nagsabi, biglang, ito na lang muna. Ito yung thoughts, ito yung words sa mind ko eh. Sino dito, nagkaroon ng kilabot factor kanina? Yan, kilabot factor. Lanay, narinig mo yung hum, yung humming kami ko. So, ako, ewan mo, may nakakita sa akin, lumilingon ako eh. Sabi ko, may ibang boses ba dito sa likod ko? May lalaki eh. May lalaki dito. Kasi may lalaki dito. May kumakatang lalaki dito. May buhay pa lalaki. As in, marilinig mo. Eh, sigaw. Nakayungilang sigaw. Oh, ito yung buhay. Iba? Okay. So, but anyway, the Lord is here. Okay. Ngayon, ganito na yung nangyari. Mayroon silang ganong desire. Mayroon ganong desire na pag ikaw may desire, God will meet you. Si Moses meron siyang desire. Ang desire niya, Lord, show me your glory. Ibig sabihin sa ibang translation, Lord, show me your face. Tagalog, Lord, ipakita mo yung mukha mo sa akin. Question, ikaw, gusto mo makita yung mukha ni God? Yeah, okay. Pero, natupad ba yung sabi ni Moses? Hindi. Sabi ng Lord, nandito yung bato, punta ka dun sa bato, dadaling kita dun sa bato, tapos yung kamay ko, imagine ninyo kung gano'ng malaki si Lord, ha? Yung kamay ko, ilalagay ko sa'yo. Tapos, dadaan ako, tapos tatanggalin ko yung kamay ko, pagkatanggal ko ng kamay ko, makikita mo yung figura ko, pero hindi yung mukha ko. Na-imagine nyo paano ginawa ni Lord. Diba? Yung kamay niya nilagay, diba? Si Moses sa likuran ng bato, nilagay niya.